parang kung pumasok sa isang coffee shop, aside from magkakape ka, di ba parang sarap magpahinga, sarap tumambay. Parents namin naka-acquire ng maliit na land beside ng river. Just so happen na naglagay na river control. So parang maganda siyang tayuan kasi maganda yung view. Since maliit siya, naisip namin na magtayo ng parang kubo or parang place lang para pwede kami mag-stay, mag-hangout na pamilya or friends. Yung brother ko happens to have a small construction team. Sabi ko sa kanya, hindi mo try magtayo ng tiny house since ako yung laging nanonood ng mga series about tiny houses. Tapos yun, sana yung bahala na gumawa ng designs. Tulad din ang sinabi nung kuya ko, siya din yung nag-inspire na magtayo kami ng tiny house since na maganda nga yung view na nakaharap sa silangan. Lagi kasi sinasabi nung mother namin na maganda yung bahay pag nakaharap sa silangan. Eh saktong-sakto naman tong area na to, nakaharap siya sa silangan, tapos kitang-kita namin yung Sierra Madre na yung mountain ranges. Kaya napakaganda na tayuan ng tiny house. Nagtingin lang kami sa social media. Tapos nakita namin yung mga container style. Sabi ko, parang maganda magtayo dyan ng ganun lang. Tapos na may loaf. Kasi yung una, parang isang floor lang. E naisip-isip ko na lagyan na siya ng second floor. Pero loaf type nga. Parang condo unit lang. Kasi ang bala ko talaga, container. Tapos yung CR at yung kitchen na kayulay. Para hindi sikip dun sa loob. Alam mo yun, parang bumili ka lang ng condo with loft, yung one bedroom condo. So parang nilabas mo lang. So parang ganun yung naging concept. Pero yung construction is parang container van. So parang pinabricate yun. So ginaya lang. Parang ganun. Eh ano lang to eh, parang experimental namin dahil bago lang kami gumawa ng ganito. Nag-research din kami na pag daw pumili kami ng container, para magpaparehas lang din ng gastos kasi lagyan mo pa siya ng soundproofing, ng sa fire din sa, dahil mainit. So yung foreman ko naman, sinabi naman niya na kaya niyang gawin, kaya nag-decide din kami na gawin na to. Gusto mga planong gusto magpagawa pero tight ang budget, you might want to consider this type of house, especially kung mga newlyweds, bachelor. Hindi ko ma-advise pag meron ka ng pamilya. Kunyari, meron ka ng mga dalawang anak kasi medyo ano to eh, compact nga. Tapos, dapat talaga yung carpintero mo magaling kung gagawa ka ng mga cabinet sa loob. Dapat lahat ma-maximize nyo yung space. Para ka lang bumili ng ordinary ng kotse, yung medyo hindi pa mahalan ng kotse. So, parang gano'n. Unlike kapag nagpagawa ka ng bahay, it will cost you parang 1.5 million and up. Ito yung para maganda alternative para sa mga gusto na, alam mo, yung nangangarap ng kabahay pero tight ang budget. Parang kung pumasok sa isang coffee shop, aside from magkakape ka, di ba parang sarap magpahinga, sarap tumambay. Nilano namin to nung team ko, nasa ano kami, nasa isang coffee shop. So, ang style nila, industrial din, na puro wall finish lang. Tapos, yung mga ilaw, puro warm light. Yung isang kaibigan ko, nag-iaya nga sa akin na bakit hindi daw namin to gawin ng coffee shop. Dito kami mag-business. Ngayon, di pa ako decidido eh. Gusto ko pong munang tiraan to. Kaibigan ko na photographer din, nagsuggest sa akin na baka gusto ko raw na ipagamit to sa ibang mga couple pag gustong sa mga prenup nila. Tapos yung iba kong kaibigan naman, tatanong din na baka pwedeng i-rent daw nila. Kasi ano to eh, malapit na rin kami sa Kaliraya. Well, na-feel ko nung una, nung natapos to, naluwa ako kasi hindi ko inakala na makakagawa ako ng gantong bahay. Masarap nung feeling kasi pag tingin mo, kita mo na yung bundok, yung river, at sa kabilang side, makikita mo yung bridge namin. Doon ang daanan lahat ng mga papuntang Manila, pauwi dito sa amin. Yung favorite na part nila yung ano, yung labas, yung garden. Kasi doon mo ma-appreciate yung tiny house eh. Kasi makikita mo din naman yung loob ng tiny house kasi naka-glass yung window niya. Pag nandun ka kasi sa labas, para ka nasa ibang place eh. O lalo na pag nakita mo yung river, yung Sierra Madre Mountain, mahangin siya. Ang ganda kasi para kang nasa Tagaytay, parang ganun. Ang ganda yung feeling.